ikaw ang haan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kaganda kalob, mag-asal ako'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kaganda kang loob, mag-asala ko iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayong Lunes Santo, pinaaalalahanan tayo ng ating pong Hesus Nazareno sa kanyang paikitagpo, sa kanyang mga kaibigan at apostoles, na ang tunay na kabutihan ay nagmumula lamang at nagiging mabunga lamang kung unang-una dala ito ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubasob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikhat, nagladlad ng kalangitan. Lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoon Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako
ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Hesukristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito." Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit hindi ninyo ako kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay.
Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro. Sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Bakit ba tayo gumagawa ng mabuti at nagpapasya ng mabuti? Ngayon pong Lunes Santo, natunghayan natin ang ating pong Jesus Nazareno sa ating mabuting balita. No? Kung saan siya ay nasa Betanya, kasama ang kanyang mga kaibigan, kasama ang kanyang mga apostol. At nakita natin ang dalawang tauhan na para bang magkasalungat ang kanilang ginawa. No? Una, nariyan si Maria, matalik na kaibigan ng ating pong Jesus Nazareno. No? Habang pinagsisilbihan, habang sila ay kasama niya, no? Nagpahayag ng paggalang ang kanyang kaibigan sa kanya sa pamamagitan ng pagpapahid ng kanyang paa. No? Bahagi ng ritual ng paglilinis. No? At malaking bagay yung pagpapahid ng paa sa tradisyong Hudyo. No? Kasi kapag pinabanguhan mo ang paa, ibig sabihin, may paggalang ka doon sa taong pinahiran mo ng paa. Ibig sabihin, may pagkilala sa kahalagahan ng ating poong Jesus Nazareno sa kanilang buhay. At narito naman si Judas Iscariote na kumontra. No, hindi niya kinontra yung pagpapahid ng paa. Pero ang kinontra niya, bakit kayo gumamit ng mahal na langis? Hindi ba't maaaring ipamigay na yan para sa mahihirap? Pero sa likod nun, sa likod ng pangyayaring iyon, nakita natin may komento ang nagsulat ng mabuting balita na ang intensyon niya ay hindi dala ng pagmamahal sa mahirap. Pero dahil siya ay sa kanyang paglalarawan, magnanakaw na kinukupit ang bahagi ng kanilang yaman. No? At makikita natin sa kwento na yung kanyang kinupit ay ang siyang gagamitin niya upang ipagkanulo si Jesus. At interesante na tanungin din, masama ba si Judas? Kung tutuusin po bilang isang rebelde, no? Iskariote, sabi ng mga nag-aaral ng banal na kasulatan, may mabuting intention din o may mabuting gusto ring lumabas si Judas. No? Kaya niya ipinagkanulo si Jesus dahil ay naakala niya na kapag hinuli at pinarusahan ng ating poong Jesus Nazareno, ang suporta ng taong bayan ay nasa poon. At dahil siya ang kinakampihan ng taong bayan, maaaring simulan nila ang rebolusyong marahas. Akala niya ganun yung mangyayari. Pero sa puntong ito palang binalaan na siya ng poong Jesus Nazareno. Na para bang sinasabi niya, sino ba ang pinagsisilbihan mo? Ako ba? O yung gusto mo? Mga kapatid, katulad po ni Judas, may mga pagkakataong akala natin mabuti yung ginagawa natin. Pero sa huli, kapag tinignan natin, kaya pala natin siya ginagawa, kasi tayo yung makikinabang. Kaya pala may mga bagay na mistulang mabuti, pero minsan ang nagiging epekto at ang gusto rin nating epekto ay yung maipamukha na tayo'y mabuti, na tayo'y mapuri, na tayo ay maikumpara sa iba na ayaw natin at alam nating masama. Minsan, gumagawa tayo ng mabuti para tayo'y maging bayani. Para yung gusto natin ang siyang maging bunga ng lahat.
at sinasabi sa atin sa pahayag na ito? Kung gayon, mabuti ba talaga yun? Kasi para sa ating mga Kristiyano, ang siyang mabuti ay bukod pa sa talagang mabuti yung ginagawa, ay ito ay napag-isipan, ay ito ay napagdasalan, ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi para tayo'y purihin, hindi para lumabas at magbunga ng gusto nating mangyari, hindi para bumalik sa atin. Dahil ang tunay na mabuti, kung ano man ang mangyari, ayon ito sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, no, sinasabi nila, bahagi talaga ng tradisyon nating mga Kristiyano, yung pinag-iisipan ang siyang mabuting gawa. Mabuting pagpapasya. Sa Ingles, discernment. Tinitimbang natin ang bawat mabuting kinakailangan nating gawin at yung ating mga pinagpipilian. At sa lahat ng ito, ang tatanungin natin, sa lahat ng mga pwede kong gawin, ano ba dito sa aking buhay, sa aking mga pagpapasya, sa aking gustong tahakin na landas, saan ba dito yung talagang ninanais ng Diyos para sa akin? Saan ba dito ang siyang pagtupad sa kalooban ng Diyos? Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hilingin natin ang biyaya ng kalinawan ng isip at lakas ng loob na timbangin ng ating mga pagpapasya na hindi lang tayo barabara sa pagdedesisyon, kundi sa ating pagpili sa ating araw-araw na pamumuhay, na pagdadasalan at napagninilayan natin kung alin ba dito ang ninanais at niloloob ng Diyos. At sa pagpapatuloy ng banal na misa ng pagdiriwang ng mga mahal na araw, tanungin natin ang ating mga sarili. Yun bang ating mga ginagawa na mabuti? Yun bang ating mga bahagi ng ating buhay na tinuturing nating mabuti? Para ba ito sa Diyos o para sa ibang bagay? Mahal na pong Jesus Nazareno, turuan mo kaming maging tunay na mabuti. Maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayong lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtitiyaga. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawaan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa mga dasal natin, ang mga frontliners, health workers, at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na tapat ang kanilang paglilingkod na nagpapakita rin ng kanilang tapat, katapatan sa ating Panginoong Diyos. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginhawain ng kanyang kabutihang loob at lakas.
Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginagampanan naming paghahain na iyong inilalaan upang patawad mo'y maibigay sa amin. At pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Nababanaaga na namin ng pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang halis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen.
pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Ito ang anak kong mahal na aking kinalulugdan ng buo kong kalooban. Siya ay inyong pakinggan at sundin sa pangangaral. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bukal. Sa buhay na walang hanggan, ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Gawa ni Jesus na putik sa mata ko ay ipinakid. Hinugasan ko ng tubig, kabulagan ko ay nahalis. Sa Diyos ako ay nananalig. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod
sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po, bago ang huling pagbabasbas, na ang mga susunod na araw po ay sana ay mapanatili nating banal. No, naunawaan naman po na ito ay mga panahon na rin ng pahinga sa atin, subalit sana paglaanan natin ang panahon at pagkakataon ang pakikiisa sa mga pagdiriwang, lalong-lalo na simula Huwebes Santo, tuloy-tuloy na po ito hanggang Pasko ng Pagkabuhay. Ano po? At sa mga pupunta po sa mga simbahan, huwag pong kalilimutan, kailangan pa rin magsuot ng face mask sa loob at sa paligid ng simbahang ito, no? Gaya ng lahat ng simbahan ng Archdiocese ng Maynila. Huwag na rin po magkakalimutang magdala ng inyong mga tubigan at mga gamot, no? Mataas po ang ating heat index, no? At inaasahan po nating mainit ang mga susunod na araw. Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa kapwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At magpagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maganda umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka